Maligayang pagbabalik mga ka-Uswag at ka-ML. Muli ako si Binibining Hershey Suarez. Bago natin simulan ang talakayan ngayong linggo, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa official YouTube channel ng ating paaralan. At kung meron kayong mga katanungan, ay iwan lamang ito sa ating comment box. Atin ang simulan ang talakayan ngayong linggo. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang Module 2 ng Filipino sa Pilinglarang Academic. Ang ating paksa ay tungkol sa unang halimbawa ng akademikong sulatin, ang abstract. Alamin muna natin ang mga dapat mong makamit sa linggong ito. Nabibigyang kahulugan ng mga terminong akademiko na may kaugnayan sa piniling sulatin. Nakikilala ang mga katangian ng mahusay na sulating akademiko sa pamamagitan ng mga binasang halimbawa at nakabubuo ng sulating may batayang pananaliksik ayon sa pangangailangan. Noong nakaraan ay nalaman natin ang kahulugan ng akademikong pagsulat bilang isang paksa at mga tanong na kinagigiliwan ng akademikong komunidad at naglalahad ng mga importanteng argumento. Nililinang din ng akademikong pagsulat ang kamalayan ng isang manunulat na maging tiyak sa paglalahad ng mga ideya at ilang napapanahong paksa. Tinalakay din natin ang mga halimbawa at katangian ng mga ito, gayon din ang mga layunin. Sa linggong ito ay malalaman mo ang tungkol sa abstract at ang tatlong uri nito. Ano nga ba ang naiisip mo kapag naririnig mo ang abstract? Malamang ay naiisip mo ang salitang sining o arts, sapagkat may mga guhit o larawan na tinatawag nating abstract. May iba't ibang kahulugan nga ang abstract at bilang akademikong sulatin, ito ay tumutukoy sa maikling buod ng pananaliksik, artikulo, thesis, disertasyon at papel pananaliksik na naisumite sa komperensya at iba pang gawain. Naibibigay nito ang kabuuang ideya ukol sa paksa. Sa mga pandaigdig na komperensya, ang abstract ay sapat na upang matanggap o di matanggap ang paksa at basahin ang papel sa naturang okasyon. Sa thesis, mahalaga ito upang malaman agad ng mababasa kung tungkol saan ang pag-aaral at ang kabuuang ideya nito, lalo na kung nagtataglay ng maraming pahina ang isang pananaliksik. Narito ang mga uri ng pagsulat ng abstract. Impormatibong abstract. Ito ang pinakakaraniwan sa mga uri ng abstract. Hindi ito kasing haba ng kritikal, ngunit hindi rin naman kasing ikli ng deskriptibo. Binubuo lamang ng 200 salita. Naglalaman ng lahat ng mahalagang impormasyong matatagpuan sa loob ng pananaliksik. Makikita sa halimbawang abstract ng pag-aaral na may pamagat na Economics sa Diwang Pilipino, Halo-halo, Tingi-tingi at Sari-sari na isinulat ni Tereso Estuliao Jr. ang tungkol dito. Kahit hindi nabasa ang buong pag-aaral ay malalaman natin ang ideya nito sa pamamagitan ng mga susing salita. Pagpapaunlad ng wika, intelektualisasyon, konsepto ng economics, diwang Pilipino, problemang pangkabuhayan at pangkaunlaran. Ang isa pang uri ay deskriptibong abstract, mas maikli na binubuo lamang ng 100 salita. Tanging ang suliranin at layunin ng pananaliksik, metodolohiyang ginamit at saklaw ng pananaliksik ang makikita. Hindi tinatalakay ang resulta, konklusyon at mga naging rekomendasyon ng pag-aaral. Tignan ang halimbawa. Ang pananaliksik na ito ay ukol sa paninigarilyo. Makikita sa halimbawa ang suliranin o ang problema ukol sa paninigarilyo. Pangalawa ay ang layunin ng napiling paksa. Ipinakita rin ang metodolohiya o paraan ng pananaliksik na ginamit at ang saklaw o sakop ng pag-aaral. Makikitang maiksi lamang ang bawat bahagi subalit natalakay ang kabuuan ng pag-aaral ukol sa paninigarilyo. Ang huling uri ay kritikal na abstract. Ito ang pinakamahabang abstract. Bukod sa impormatibong abstract, binibigyang ebaluasyon din nito ang kabuluhan, kasapatan at katumpakan ng isang pananaliksik. Inilalahad dito ang kabuuang buod ng lamanin ng isang pananaliksik. Makikita sa kritikal na abstract ang mga sumusunod na bahagi: pamagat ng pag-aaral, sino ang gumawa ng pananaliksik, ang kanyang degree at ang nagsilbing tagapayo.
Makikita rin dito ang suliranin at metodolohiya, lagom ng mga natuklasan, konklusyon at mga rekomendasyon. Tignan ang halimbawa. Nakapaloob dito ang mga nabanggit na bahagi gaya ng pamagat, ang mananaliksik, degree at tagapayo. Ang mga nilalaman ng iba pang bahagi tulad ng suliranin at metodolohiya, lagom ng natuklasan, konklusyon at mga rekomendasyon o tagubilin ay nakasulat sa numerong Arabic. Tandaan na ang laman ng bawat bahagi ay buod lamang ng papel pananaliksik, subalit tinatalakay na rito ang kabuuan ng pag-aaral. Sa pagsulat ng abstract ay gumamit ka ng formal na wika gaya ng wikang pambansa o wikang akademiko sapagkat ito ay formal na sulatin. Huwag gumamit ng mga salitang balbal o kolokyal kung saan pinapaiksi ang mga salita. Gayon din gamitin ang ikatlong pananaw o third person sa pagsulat. Ang isang abstract ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na kahalagahan sa isang mananaliksik o mambabasa. Una, nagsisilbi itong gabay sa mambabasa. Napapadali ang paghahanap ng mga angkop na pinal na pananaliksik sa isinasagawang pag-aaral. Pangalawa, nagpapakita ito ng kabuuang ideya at lamanin ng isang pananaliksik. Nagbibigay rin ito ng aral at direksyon sa mambabasa na maging mapanuri sa kukuning ideya o datos mula sa pananaliksik at naglalaan ito ng pagkakataon sa mambabasa na maging tiyak sa paglalahad at huwag maging maligoy sa isusulat ng mga datos. Nawa ay muling nakatulong ang videong ito upang matapos mo ng matagumpay ang mga hinihinging gawain sa iyong module. Ako si Binibini Hershey Suarez. Handang isip? Handa bukas! Tara! ML na tayo!